Naman kaming kumain sa restaurant na ito at nasarapan kami sa food nila. So, nung umuwi si Daddy, ay nagpunta kami sa pinakamalapit na cook pub sa lugar namin. Maaga kaming pumunta dito kaya wala pang masyadong tao. At ang mga prices ng food dito ay nasa 250 pataas at Korean-inspired yung mga pagkain na in-offer nila dito. Alam niyo bang natatakot akong kumain sa mga restaurant na nag-o-offer ng seafood kasi may allergies si Darla. At since nag-order kami ng squid, chicken at fish ay nag-inform kami sa nag-assist sa amin about Darla's allergy na seafood at syempre pinabot nila ito sa in-charge ng kitchen and in-explain nila na isa-separate yung pagluluto ng order ni Darla na fish at saka sa amin na chicken at squid. Actually, hindi ko pa rin ito natanong sa allergist ni Darla kung anong mangyayari kapag same oil ang gagamitin. Kunyari, ang oil na ginamit sa pagluto ng seafood ay gagamitin din sa oil na, kunyari, fish yung order ni Darla. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction niya sa ganun. Pero nangyari na sa amin na kumain kami sa isang restaurant na same din na ganito yung concept. Tapos pag uwi namin, namula yung bibig niya, yung outer ng sa mouth area niya. So this is a reminder lang din para sa mga family members natin na may allergies na huwag tayong mahiya na mag-inform sa kitchen or sa nag-assist sa atin kung meron talaga sa kasama natin na may allergy para aware sila at alam nila ang gagawin nila. But masarap talaga yung mga pagkain nila dito at babalik pa kami soon. So ito may sobra pa but marami akong nakain, super. So sira ang diet natin dito.